lagi dari ini. Maaf, Bapak, ini sebagai kode di rumah itu. Sebagai undangan dan surat istana, saudara yang surat istana, ini mengadakan sama Diego. Bahari, nanti, berkopas selama sama dia yang tidak berumah tempat. Saya maaf pada sana, nakalimpas tahu. Nah, sebagai menunggu nanti ke saudara yang surat. Nawa ay tayo ay tunay na makatulad sa Kanya sa pagiging tapat sa ating pananampalataya. At upang maging karapat dapat tayong gawa ng pag-isiyan natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaanan mo sa panakapangyarihan ng Diyos at sa inyo
Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan. Iyan ay binig ko na noon pamanguna. Ngunit, sino tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa sandigo niyang tanong, di masagot ang isang man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabi inuugali ang mundo. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang inuturo. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayali. At nauugali niya ang salida ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silangis nitong araw. At kanya na itatago ang pala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan. At sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may nalang. Pati na ang Pleiades at mga bungkol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi mauunawaan. Ang milagong gawa niya sa dami ay hindi magbilang. Siya'y nagdaraan ngunit hindi po mamanas. Siya'y hindi po makita bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahad lang. Di makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Ano aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako'y walang sala, ang tanong kong magagaway. Sa harap ng Diyos na hukom, maging lubot akong tunay. Kahit niya hayaan ako'y makapagsalita, di ko rin naliiyak kung ako'y iringin niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ako'y sa pagsamong ko
kanin pakinabang. Ay, kung diba ang excuse,
skills na. Hindi lamang accidental hero tawagin natin. No? Naging hero pa lamang sa nagkakaulang. Yung patulog sa pananampalataya kay Jesucristo, kahit na yung pagkakatulog ng sarili, ay hindi lamang pagkatawag. It is a choice. At yun po ay dapat na maging maluwagan na pinakailangan natin kung maaari na lamang ulitin ay pwede natin ulitin. At kaya natin ulitin. Bakit? May sapat tayong skills para sa bagay na yan. Yun ay bahagi na ng ating sistema. Hindi ka lang maging mabuti sapagkat wala ka ng ibang nakita o ibang pamamaraan. Hindi. Kung ito pinili mo yun, kahit nabigyan ka ng choice, ay hindi mo pipiliin yung ibang pwede mo pipilian, ito yung pinili mo. Siguro, may katanong natin, paano? Yung isang beses ko lang ang ibigyan yung buhay mo. Paano ang masasabi na yun ay martyrhood? Ibig ko sabihin ko ni San Lorenzo Ruiz ay sanay na siyang magbigay ng kanyang sarili. Nasanay na siyang panghandog ng kanyang sarili. Nasanay na siyang mamatay sa kanyang sarili. Alang-alang sa pananampalataya. Kasi yung martyrhood, ibig sabihin ko ay nasasanay ka at pwede na mabawalan mamatay ka sa sarili mo. Huwag lang ito ay magkasala. Mamatay ka sa sarili mo na kahit na gusto mo pumunta doon sa kating bahay mo na makipagkwentuhan kasi alam mo kung ay mag-dismissan lamang ay pipigilan mo ang sarili mo na doon ka na lamang sa bahay mo pagkasal. May pagkasal mo yung tao mag-dismiss mo. So, yun ay pagkahagod ng sarili, ang mamahalan sa sarili. Hindi nga lang mo physical. Hindi nga lang mo physical. At kaya sinabi ko ni San Lorenzo na kahit siya libong buhay. Kasi nasabi sila na siya ay tigilan niya ang kanyang sarili. Lalo-lalo naman kasi nakasama na rin kay sumama sa grupo ng mga Isueta, Jesuits, ay bahagi yung malaga na sabag ikaw ay pagamang siya ay hindi isang Isueta, ay may mga bago na talagang sasanayin ka na marami kang makapagayin sa sarili mo para sa kalooban ng Diyos, mga bagay na maaaring sabi niya yung siya sa gusto ng bitar na laman, pero hindi kalungkot sa Diyos ang kinakailangan mo pigilan ng sarili. Yung kung halimbawa ay yung niyayaya ang magtongos. So, kinakailangan mo mamatay sa sarili mo. Halimbawa siya, kinakailangan mo mamatay sa sarili mo sa kagustuhan ng magtongis. Yun po ay isang pagpapasok sa isang proseso na maaaring nakasalanan mo na ngayon ay pipigilan mo. Alang-alang sa Diyos. Alang-alang sa Diyos. At kung tayo po ay nasanay na gawin ang mga bagay nyo, ay siguro po maging madali na rin na sabihin na katulad ng sinabi ni San Lorenzo Ruiz na kaya kong ibigay ang aking buhay kahit isang libong beses. Kaya, isang bahagi ng pag-aaral ng usay tayo na inyahan ng buong nilapak. Nalalala lang sa panahon
Hindi naman tayo inuusin. Hindi naman tayo pinupunutan ng ulo. Hindi yung katulad sa pagkakulat na talagang ang mga kapatid natin ay nasa pingin na tinatapag po namin danger gawa ng kanilang pananampalataya. Hindi naman tayo inilalagay sa balon. Itinatari ng pamalitan. Pero sa mga pagkilis po namin sa daliging nito ay tayo natawagan ng usari. Mamatay tayo sa ating sarili para sa pananampalataya. At yun po ay may kabilang pagsasama. Pagsasama. At kapag nasanay na tayo, nahanda tayo magbigay ng ating sarili. Nahanda natin mamamay yung ating pahalaman na pagustuhan. Alam-alam sa pananampalataya. Yan po'y tinatawag natin martyr. Alam yung pwede natin makapay sa ating sarili. Ito yung sinabi ko na ako. Maaaring yung pagkusugan, pagkipagkisnisa, yung pagkadali. Kasi winalangyan ng aking bahay mo, gusto mo rin lusubay. Hindi, pinakailangan pa rin sa sarili mo. Lalo, pinigilan mo yung sarili mo na lusubay. Pinigilan mo yung sarili mo na magsalita ng masama sa ating bahay mo. Yung pagpapatawa ay kinakailangan ninyo na mamagin sa sarili sa bagay na gusto mong sabakin yung isang taong lumakas sa inyo ng masama na kinakailangan mamagin sa sarili mo para tulad na po ng pangyaya ng San Pablo ang alin si Kristo ang mabuhay sa akin. Hindi na ako nabubuhay sa akin, kundi si Kristo lang nabubuhay sa akin. At yun ay kinakailangan na martyr. At kung tusin ko ay hindi lamang martyr, tayo ay nawa ay masanay na martyr ko. Masanay tayo mamatay sa aming sariling kamustuhan. Alam-alam sa ating pananampalataya. Sa mga pangyayari sa pang-araw-araw ng ipagkilos sa daliging na ito. At ito na kapag nasanay tayo, kung sakali man dumating, nahihingin mismo yung ating buhay, it will come naturally. It will come naturally. Kasi, sanay na tayo. Yung tawag namin ay martyrhood. Kaya po para sa pagdiriwa natin ngayon kay San Lorenzo Ruiz ay bahagi po na ating tingnan saan bahagi ng aming buhay na kinakailangan kong mamatay para si Kristo ang mabuhay sa akin. Ano yung bagay na maaaring ginagawa ko ngayon na naging sa labang sa aking pag-iisang pananampalataya kay Kristo na kinakailangan mamatay para ako'y makatugon sa hapon katulad ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama. Bahagi po na tanong namin sa ating sarili sa bahagi ng aking buhay. At kapag po natin nakita
sa Lord Jesus na tayo ay bigyan ng lahas na ito ay may isa katuparan. Sabagay, mahirap yung mamatay sa sarili. Pero ito natin ay ito'y alam-alam sa aming pananampalataya. Kaya tingin natin ang tulong ni Sir Lorenzo na tayo ay tulungan. Bahagyo sapagkat ang naging bahagi mismo ng kanyang buhay. At malaking po yung tulong niya sa atin. Kasama na rin yung siguro natin yung tulong ni Sir Pedro Palimasol na siya rin martir. Pero bahagi po na kung sa atin makita po natin ang kahalagahan na pinapakita ng ating mga martir sa pananampalataya. Pangalawa ay kinakailangan ko na ito ay gagawin natin hindi na ngayon maging bahagi yung sana ng kinakailangan natin sa aliman dumating yung mga pagkakataon dito, masalay na tayo na patuloy tayo mamanay sa sarili. Katulad na ko na sinabi ko na halimbawa ay hindi kami nagsalita ng masama sa sino man nagsalita sa inyo ng masama. So, at yun po, ipag-aaralan nito natin yung sabi ko nga yung skills. Kasi may mga skills na kinakailangan natin pagkakataon. Tulad na limbawa ko na may iba't ibang pamamaraan na pwede mga iba't ibang skills ang pwede natin gamitin. Halimbawa lang po sa pagkasalita ng masama, para hindi tayo sa pagkasalita ng masama, ay kung saan ka lang kung sila'y natatalo, may ito ang tao na nagdarasal ng Abangilo Maria. Para mapigilan nila yung kanilang sarili na makapagsalita ng masama. So, yung iba naman ay hindi lamang siya. Ngunit ang parang hindi nila napipigilan na sa kanilang kalooban ay gusto rin nilang magsalita ng masama doon sa tao nagsalita sa kanila. Talagang hindi natatapos yung pagdarasal niya ng kabagay ng pariyo sa kanyang sarili. So, yun po eh, skills yun. No? Maaaring hindi mo ang pamamaraan. Pero kinakailangan na maghanap tayo ng mga yung ganitong pangyayari ay mayroon na tayong pamamaraan para ito ay paglabanan. Ang sana po, yun ay gamitin natin para kung sa tingin namin yun ay epektibo para sa atin, malalaman na natin may nagsalita sa akin ng masama ay instead na balikan ko rin ang kanyang pagkasalita ng masama, ano yung bagay ko? Magdarasal na ako ng Abang ng Maria. At hindi na ako tinitigil hanggat hindi ako nakakalma. Iyon po, isang mahal, isang pamamaraan. May ibang-ibang pag-isang ibang pamamaraan. Pero sabi ko nga ay hanapin natin. Nandun papasok ang skills. Sapagkat kung yung pamamaraan, makita natin ang maliwanag ng pamamaraan. Maaaring naman na kung susin ay hindi ka na tumangin ng pamamaraan, mapigilan mo yung sarili mo. But most likely, we need skills. We need direction na matulungan tayo na tunay tayo mamatay sa ating sarili. Depende sa sitwasyon na kinabibilangan natin. Pero, yun po. Kapag nakita natin ang effective definition mamamaraan ito, maghahalin na natin ito. Sa anumang sitwasyon,
Sabagat tinutulungan tayo na pamamaraan na ito na talagang makasunod tayo kay Jesus. Katulad ni San Lorenzo Ruiz na kayang mamahal sa kanyang sarili. Habang natubuhay tayo sa daigdig na ito. At bahagi ito ng isang pag-ilis. Pero, ibahagi natin sa iba. Kasi sabi mo nga, ito yung permission kung kulang sa atin. Medyo kulang tayo sa pamamaraan. Alam natin na kinakailangan ng mabuhay sa sarili. Alam namin kung kapag sinabihan ka ng masama, hindi ka dapat magsasabi ng masama. Pero kulang sa atin kaya rin yung pamamaraan. Kung tawagin yung white skills, yun ang kulang sa atin. Yung ilang mga pamamaraan para masabi natin, katulad ng pangyari ngayon, na kaya natin mamagay sa sarili, na magsalita rin doon sa taong nagsalita sa atin ng masama. Kasi bakit ba? Bakit kasi sa pamamaraan ninyo, matulungan ninyo yung iba na wala pang makita ng pamamaraan. Katulad na muna sinabi natin na mamagay sa atin ng sarili, katulad na makaganti sa taong nagsabi sa kanila ng masama. So ito yung ipadalangin namin sa harapan ng buong ito pa. Matuto na mag-aaral at mamatay sarili sa sarili katulad ni San Lorenzo Ruiz nang sa ganon si Kristo ang mabuhay sa atin. Martir ko. Hindi lamang martir ka, kundi martir ko.
Pagsitayo ng mga manalangin tayo ang mga kapatid upang pagkahalaan ng kalugdan ng Diyos sa mga kapatid. Pagpapinawan ng Panginoon ang pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulay niya ang kanakalan sa ating kapakinapakan at sa buong sabayan ng niyang panan. Thank you.
ang misteryo ng si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, pinagawa ng Panginoon ng Kailala sa pagkakatay ko ng panagawa ng mga kanyari sa kasiro, ang ginagawa ng nangibigay ko kayo ng kami sa pinakarawa ng nagkakas. Kami nagpapasalamat ay kami ng kirapan na kami ang masarap ng parang nangibigay sa iyo. Ay sinasama natin kami magsasalo-salo sa katawan ng Panginoon ng Kristo, ay magbukay sa pagkakalisa sa pamagitan ng Ama, inamin mo yung simbahan na lang sa pagkakitin sa pagkakitin sa pagkakitin kaysa ang mga